ang malapit na magkaibigan ay palaging nagkakaunawaan, samantalang ang mabuti ay marunong magpahalaga sa isa't isa. Maraming mga tao ang patuloy na aalis at darating sa atin. Subalit ang tunay na magkaibigan lang ang mag-iiwan ng baka sa mga puso natin at sila'y mananatili magpakailanman. Lumayo man o mawalay sa loob ng mahabang panahon ay mananatiling totoo sa mga salita. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sumumpa ng katapatan sa kaibigan sa kabila ng kabataan. Sarili niya'y inialay para magtagumpay at handang itaya ang buhay para sa bayan kung kinakailangan. Nilupig ang mga mananakop at di nagpatalo sa banta ng kasamaan. Subalit kung kailan niyakap ang katahimikan at kapayapaan, ay tsaka naman sisingilin ng kapalarang mapaglaro. Ang kwento ng mga sakripisyo, pagtitiis at pamamayagpag ni Jose Bulaon Lingad o yung tinaguriang Rebel Hunter, Political Kingpin ng Pampanga. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Lingad ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Joe Lingad. Siya ay nagbuhat sa isang mahirap na pamilya sa bayan ng Lubao sa Pampanga na isinilang noong 24 ng Nobyembre taong 1914. Bagamat mula sa mahirap na pamilya, sila naman ay nabibilang sa kilalang angkan at ang ilan nga na lumabas mula sa kanilang lipi ay ang Salak Brothers ng Arayat at ang mga naging commander ng Hook na sina Ponting at Pilaes mula sa pamilya ng kanyang nanay. Kabataan nila noong dekada 20, si Joe o si Jose Lingad ay merong isang matalik na kaibigan na nagngangalang Dadong. Magkaramay sila nito sa lahat ng bagay, kapwa nag-aral sa isang paaralan at sa kabila ng kamusmusan ay sabay silang nangarap na balang araw ay pamumunuan nila ang bansang Pilipinas. Isang pangarap na suntok sa buwan kung iisipin dahil nagmula sa dalawang batang wala pa namang kamuang-muang sa mundo. Ngunit sinong makapagsasabing halos ipinagkaloob nga sa kanila ng tadhana ang kanilang mga pangarap na yun. Taong 1938, nang makapagtapos sa pag-aaral si Jose mula sa Universidad ng Pilipinas at kasabay nito sa edad niyang 24 anyos lamang ay nahalal na kagad siya bilang konsehal sa bayan nila sa Lubao sa Pampanga. Ang pagkakamit niya ng napakalaking boto mula sa mga tao nung halalan na yun ay siyang napakagandang patunay na maaga din siyang nakitaan ng mga katangian na dapat taglayin ng isang mahusay na pinuno o lingkod bayan. Subalit ang paglilingkod na ito ay maaga rin noon siya mi, sapagkat di pa man nagtatagal ay sumiklab na din kagad ang ikalawang digmaang pandaigdig dito sa bansa. At gaya ng isang huwarang pinuno ay di na nagkatubiling sumapi sa hukmong sandatahang lakas ng Pilipinas si Jose Lingad upang ipagtanggol ang inang bayan. Magiting siyang nakipaglaban sa mga mananakop na mga Hapones kung saan naging bahagi siya ng makasaysayang mga labanan sa Bataan at Corregidor, hanggang sa tuluyan ngang bumagsak ang mga ito. Si Jose Lingad ay naging bahagi rin at survivor ng makasaysayang marcha ng kamatayan o death march. Nagtiis siya ng napakaraming hirap para lang manatiling buhay at sa wakas sa paglaya ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapones ay nagkaroon ng inaugurasyon para sa ikatlong republika ng Pilipinas. Taong 1947, nang sumunod na halalan, dahil nga sa kilalang kilala na si Jose sa kanyang probinsya, ay nagpasya siyang tumakbo at tuluyan na ngang nahalal bilang gobernador ng Pampanga sa edad na 33 anyos lamang at isa siya sa pinakabatang opisyal noon na nakakuha ng mataas na posisyon sa gobyerno. Sa katunayan, dahil sa galing at popularidad ng batang gobernador na si Jose Lingad, ay naging vice-presidente pa siya ng samahan ng mga gobernador sa buong Pilipinas. At sa puntong iyon ay naitala rin niya ang ikalawang bahagi ng kanyang kasaysayan bilang lingkod bayan, sapagkat itinilaga din ni Pangulong Manuel Rojas si Jose Lingad na pangunahan ang kampanya sa noon ay lumalakas na Hook Rebellion ni Nakaluis Tarok. Dahil kabisado ang buong Pampanga kung saan doon nakasentro ang operasyon ng mga rebelde, ay magiting na nakipaglaban ang grupo ni Jose Lingad sa mga kalaban lalong-lalo na sa noon ay bantog na ninita group ng rebeldeng Hook
na pinamumunuan naman ni Colonel Napoleon Valeriano. Nakilala ang Neneta Group na ito bilang malulupit at talamak sa paggawa ng mga bagay na labag sa karapatang pantao. O sa madaling salita, ang magaling na lingkod-bayan na si Governor Jose Lingad ay naging isa ring matinik na rebel hunter na kinatatakutan ng mga kalaban. Dinagtagal ay nalupig ng hukbo ni Governor Jose Lingad ang mga rebelding hook na ito na siya namang naglukluk sa kanya sa itaas at nabansagan bilang warlord ng gitnang Luzon. Dahil sa naging lakas ng impluensya at impact sa tao ni Governor Lingad, noong taong 1949, nang hinimok niya ang kanyang matalik na kaibigan at kababata na si Dadong upang tumakbo bilang mambabatas ng unang distrito ng Pampanga. Si Governor Jose Lingad ang siyang nagnomina sa kanya para maging pambato ng kanilang partido liberal sa pagiging kinatawan sa unang distrito ng Pampanga. Hinimok pa nito ang kanyang kaibigan na umuwi na sa Pilipinas mula sa kanyang trabaho sa embahada ng bansa sa Amerika upang magkasama nga nilang tuparin ang noon ay minsan na nilang pinangarap mula pa sa kamusmusan na pamunuan nga ang bansa. At walang kahirap-hirap ngang nakuha ni Congressman Dadong ang posisyon sa tulong ng kaibigang si Governor Jose Lingad. Tuloy-tuloy na sana ang kanilang pamamayagpag na ito, kaya nga lang, noong taong 1951, panahon ng Kwaresma, si Captain Nonong Serrano ay napatay ng mga rebeldeng hook at napag-alamang ang mga ito ay nagkukuta sa lugar ng Baryo Maliwalo sa bayan ng Bacolor sa Pampanga. Bilang ganti sa napatay na pinuno, ay sinalakay iyon ng mga kapamilya at mga tauhan ng napatay na kapitan kung saan doon ay napaslang ang siyam na magsasaka na sinasabi nilang mga rebeldeng hook na silang mga salarin sa pagpaslang kay Captain Serrano. At sa kasamaang palad, ang mga tauhan na ito na siyang gumanti ay nakilala din ng lahat bilang mga bataan din pala ni Governor Jose Lingad sa kasagsagan ng kanyang pagiging rebel hunter. Ang insidenteng iyon ang nabansagan bilang Maliwalo Massacre at isinisisi ng lahat sa Governor Jose Lingad. Ganon din pati ang mga sumusunod na karasang nagaganap sa kanilang lugar. Malaki ang naging epekto nun sa kanyang makulay na karera sapagkat na sumunod na halalan ay di niya nakuha ang re-election dahil sa kanyang pagkatalo dahil nga sa mga grupong naghahasik ng karahasan sa kanilang lugar. Higit sa lahat, ang isa sa pinakamalaking nawala sa kanya ay ang pagkakataong matupad ang kanilang pangarap na magkaibigan sapagkat si Governor Jose Lingad sana ang magiging kauna-unahang kapampangan na makakakuha ng upuan sa Malacanang. Dahil kundi sana naganap ang Maliwalo Massacre, ay siya dapat ang nakatakdang italaga ni Pangulong Elpidio Quirino bilang pinuno ng Department of National Defense sa halip na si Secretary Ramon Magsaysay na kalaunan nga ay naging sumunod na Pangulo ng Bansa. Pero ganun paman sa kabila ng lahat ng ito, dahil sa solido niyang suporta sa kaibigang Congressman Dadong, ay nagtuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag hanggang sa maging presidente nga ng bansa noong taong 1961. Ang kanyang kaibigan na si Dadong ay si Pangulong Diosdado Macapagal na siyang tumupad sa pangarap ng dalawang batang nagsumpaan sa kanilang kamusmusan na nagbuhat sa may bahagi ng Lubao sa Pampanga. At bilang ganti sa mabuting kaibigan, ay isinama kagad ni President Macapagal sa kanyang gabinete ang kanyang kababata at hinawakan nga ang iba't ibang posisyon sa gobyerno. Si Jose Lingad ay naging komisyoner ng BIR, komisyoner ng custom, sekretary ng labor at ilang pang mga ahensya ng gobyerno at sa ganong paraan nga ay magkasama nilang pinaglingkuran at pinamunuan ang bansa alinsunod sa kanilang mga pangarap. Samantala, sa kabila ng pagbagsak ni Governor Jose Lingad, ay unti-unti naman niyang napapatunayan ang kanyang pagka-inosente sa kaganapan sa Maliwalo. Unti-unti ring natukoy ang mga salarin at sila'y naparusahan nga na siya namang naglinis ng tuluyan sa kanyang pangalan. At noon taong 1969 ay muling nagpasyang tumakbo sa politika si Jose Lingad bilang kinatawan ng unang distrito ng Pampanga. Kaparehong posisyon din nang minsan niyang iniluklok ang kaibigang si Dadong o si Presidente Macapagal 20 taon na ang nakakaraan. Sa muling pagmamahal sa kanya ng taong bayan, ay walang kahirap-hirap niyang nakuha ang posisyon na ito bilang mambabatas dahil nakuha niya ang napakataas na 70% ng boto mula sa Maliwalo na siya ding naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Mula sa pagiging rebel hunter at kilabot ng mga komunista, ay sinuportahan na ni Congressman Jose Lingad ang mga magsasaka
Kinausap at nakipagdialogo pa siya sa mga rebelde para makuha ang pangmatagalang kapayapaan na siyang solusyon sa matagal ng problema ng bansa. Subalit sobrang nagmamatigas na ang mga komunista noong mga panahon na yun, at sa patuloy o lalo pang kumakalat na karahasan sa lahat ng dako, ay humantong na nga ito sa pagdideklara ng batas militar ni noon ay Pangulong Marcos noong taong 1972. Sa unang araw pa lang ng pagpapatupad nito ay wala nang sinasanto ang gobyerno kahit na mga opisyal ng bansa, kikaalyado man o oposisyon, basta't nag-iingat ng mga armas at kagamitang pandigma ay inaaresto nila kaagad. Isa lang si Congressman Jose Lingad sa napakaraming mga opisyal na dinakip dahil nga sa mga nasabing paglabag. Siya ay ikinulong at nakalaya lang pagkalipas ng 3 buwan. May edad na si Congressman Jose Lingad na mga panahon na yun, kaya't masyado na siyang matanda para makisali pa sa mga kaguluhang nagaganap sa buong bansa. Kaya't sa pagkakataong ito ay mas pinili na lang niyang magretiro na lang sa magulong mundo ng politika. Naging pribado na lang ang kanyang buhay, nabenta ang kanyang bahay sa Maynila, at pagkatapos ay nagtayo na lang ng farm sa kanyang bayan sa Lubao sa Pampanga, at siya ay namuhay na lang doon ng matahimik at may kapayapaan sa loob ng ilang taon. Hanggang sa noong taong 1980 ay nilapitan nga siya ng mortal na kaaway ng gobyerno ang pinuno ng oposisyon na si Ninoy Aquino upang himukin at pamunuan ang oposisyon sa buong probinsya ng Pampanga. Subalit napakalayo na ng pagkakaiba ng kalagayang politikal noong mga panahon na yun, pero ganun pa man ay nakumbinsi pa rin tumakbong muli sa pagkagobernador ang matandang Jose Lingad. Pero muli lang siyang nasangkot sa mga kaguluhan na may kinalaman sa politika. Natalo siya sa halala na yun, subalit sila'y nagprotesta dahil saan nila'y malawakan dayaan na naganap. Pinabura naman sila ng pamunuan ng eleksyon na magkaroon ng espesyal na halalan sa ilang lugar kung saan inakala nilang sila ay nanalo doon. Ngunit hindi pa man nagtatagal sa muling pagkakasangkot sa muruming politika. Noong 16 ng Disyembre noong ding taong 1980, habang si Governor Jose Lingad ay nagmamaneho sa kahabaan ng highway sa may bahagi ng San Fernando sa Pampanga, ay di niya namalayang may nagmamanman na pala sa kanya na nakabuntot sa kanyang pagmamaneho. Huminto siya panandalian upang bumili ng sigarilyo. Subalit sa pagbaba ng taong nakabuntot sa kanyang sasakyan, lumapit ito sa gobernador at walang ano-ano'y pinutukan sa dibdib at sa ulo. Hindi na nakapalag pa ang kawawang lingkod bayan dahil sa tindi ng natamong pinsala. Ang salarin ay napag-alamang isang sundalo na di nagtagal ay namatay na rin dahil naman sa aksidente. Kaya't ang asasinasyon sa gobernador na si Jose Lingad ay tinuturing na lang ng oposisyon bilang martir ng kanilang samahan. Si Governor Jose o si Joe Lingad na minsan ang naging tunay na kaibigan, tinaguri ang rebel hunter at warlord ng Pampanga, ay pumanaw sa edad na 66 na taong gulang. Maraming mga tao ang patuloy na aalis at darating sa ating mga buhay. Ngunit ang tunay na kaibigan lang ang siyang mag-iiwan ng bakas sa puso at sila'y mananatili magpakailanman. Ikaw kaibigan, sinasabi mo bang mayaman at napapalibutan ka rin ng mga ito? Nakikilala mo ba talaga ang totoong kaibigan sa hindi? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!